guys. Good morning, good afternoon, good evening, no? May bago na naman tayong vlog, no? Ito yung mga future content natin sa susunod na mga araw na iko-content natin, no? Lincoln penny, 1 centavos, 1 dime is equivalent to 10 centavos, 5 centavos, and quarter dollar, no? At kukuha tayo ng presyo sa PCGS auction. Yung mga matataas ang presyo, no? Para ganahan naman yung viewers natin na may tsamba dito. Kumpara mo sa bagong binablog natin, no? Mga bagong pera, doon tayo sa luma at may error. Kaya guys, abangan nyo ako sa susunod kong mga video na ang iku-content natin, puro US coin, organized PCGS auction price, na napakatataas ang presyo, nabili na, no? Yun yung realidad na nabili na, hindi tayo muna mag-base sa eBay o sa carousel. Kaya guys, abangan nyo ako sa susunod ng mga video ko, naka-organize, uunahin muna natin yung Lincoln penny, 1 centavos, at matataas ang presyo sa PCGS auction, no? Yun guys, no? Naipaliwanag na natin yung mga content natin sa future content, no? Ito, 1989 to, no? Susunod 90s, nasa 90s na tayo susunod, no? Pero ito ngayon, no? Ito yung 1989, no? Kahit sabihin na natin, mataas ang zinc na ito, no? Zinc content nito. Pero kahit sabihin mo, medyo mahina klaseng metal to, no? Madaling masira. May presyo rin to, no? At kung maganda rin, ingatan nyo. Kasi nga, kahit na sabihin natin mahina ito, nabibili sa auction na mataas eh, no? Maabot ng daan-daan libo. Piso ah, Philippine peso. Kaya ito yung tinututukan natin, no? Ino-organize natin yung mga coin na may presyo kasi hindi natin sinasayang yung oras yung sa mga iba-vlog natin na wala namang presyo, sabihin mataas na may presyo. Pero pag-aaralan talaga natin lahat yan, no? Para malaman natin kung ano yung mga tunay at hindi yung may value o wala. Yun yung gusto natin gawin sa mga content natin, no? Kaya dinidisimula, okay lang naman pag okay lang, medyo ano tayo na walang views kasi nga eh hindi natin niloloko sa kasi Philippine coin ang gusto nila eh, no? Kasi siguro meron din sila o yung history ng Pilipinas, no? Pero tayo kasi na-vlog na natin yun ngayon, gusto natin maging uniform itong ginagawa natin. 89, 1 centavos, no? Sabihin nila face value. Face value siguro pag nasa Amerika ka kasi hindi pa na-demonetize niya. Pero sa Pilipinas wala naman tayong coin na ganito eh, US coin ito eh, no? Superpower, no? Hindi face value sa atin to. Depende na sa seller eh, no? Kanya-kanya kasing opinion yan eh. Ngayon guys, kung punta tayo sa lumista, no? Titingnan natin kung anong klaseng metal to at ilan ang ginawa. So guys, no? 1 cent Lincoln Memorial Center, no? Issuer, United States, no? Fugitive, Federal Republic, no? Type, standard circulation coin, years 1982 to 2008, no? Value, 1 centavos, 0.56 sa Philippine peso, currency, dollar. Composition, copper-plated zinc, no? Mataas ang zinc nito, more than 90s. No, weight 2.5 grams, diameter 19.05 mm, thickness 1.3 mm, no, shape round, hindi pa na-demonetize to, no, o ilang dami ng ginawa nitong 1989. No mint mark, no, nasa 7 billion, no, 7 billion 261 million 535,000, no, 31%, no, 31%. No mint mark yan, no, ito naman, 1989D, 5 billion 345 million, 467,111, 24%, no? 1989 S, no? Yung proof, 3,220,194, 1.9%, no? Yung makintab, no? Yun. Yun yung calendar sa PC, sa numisa na ito, ano? Coin na ito, yung presyo, yung presyo, yung composition, saka yung dami ng ginawa, no? Ngayon, pupunta tayo sa PCGS auction, no? Para mabilis na tayo, no? Hindi na tayo nag-a-adlib, eh, no? 1989, no, no mint mark to, lots 148, no, yung number niya sa auction, no, magkano, 4,113, no, times 55 itong ginawa natin eh, sa Philippine peso, magkano, 226,215 pesos, napakalaki, no, sa dollar, 4,113, di ba, ganun katindi yung presyo nito sa isang pirasong 1 centavos, no. May error to, no? Kung opinion ko, no? Kasi hindi naman naglalagay yung PCGS auction ng ano eh, ng error. Pero para sa akin may error to, no? Kasi kung ordinary lang, billion-billion ang ginawa, hindi lahat pala ganito ang presyo. Kaya lang, hindi nagde-detail yung ano eh,
yung PCGS auction. Pero common sense lang yun, yung error to. Kung sabihin mo naman na maganda lang yung condition, di ba? Kasi para tumaas kasi yan, rare yan. Rare yung error, rare din yung klase ng coin niya. Yun yung mga tumataas. O talagang wala nang ano, may hawak. Kahit sabihin mong napsiran-sira niya, pero wala naman nag-survive na. Yun yung mga may presyo talaga, no? Very simple ang pag-aralan yun. Pero sa pagtingin natin sa coin, kung may error, detailed, ano yan, medyo meticulous yun, no? Meticuloso, no? Nagamit ka talaga nag-magnify. Ngayon, kung walang error naman, ganito magkano to. Sabi ko $1 to $3 to $5, kung kaya mo ng 10, okay. Nasa iyo yun eh. Na huwag ka may stress, no? Mag hindi pa na-ibenta. Kasi nga, ang basic ang inuuna natin, hindi naman natin pinaprioritize yung ganito, no? Pero sabi ko nga, kung talagang yung seller, hindi yan bibili pag hindi siya tikita in the future na gusto niya ng pakawin. Yun yung mindset ng isang negosyante. Kahit na kolektor, no? Lahat tayo, wise na tao ngayon pagdating sa pera, no? Kung so guys, no, ano na natin, binilisan lang natin eh. Para hindi sayang yung oras niya. Yung composition, sa numista, yung dami ng ginawa, no? Tapos yung PCG auction, na umabot ng 4,000 more than $113, no? Tapos yung ratio ko sa ganitong klaseng coin, $1 to 3. Kaya mo na i-benta ng 5. 6, ang pinaka-dilema kasi natin dito yung ano, shipping, no? May gustong taong ganyan, pero ang late ng presyo mo. Tapos yung shipping, mas mahal pa siya. Minsan dun nag-hesitate yung ano, seller, ano, yung buyer na bulhin kasi nga. Pero kung talagang gustong-gusto niya naman yan, shipping at umabot ng around metro na 200, bibili niyan. Lalo na kung kolektor talaga yung gustong bumili niyan at yan na lang ang kulang nila. No? Kaya guys, no, konti pa lang subscriber natin, tulungan niyo ako na ano, no? Parang nagmamakawa na tayo. Eh, no? Hindi, ano na yan. Naglilibang din tayo sa ginagawa natin, masaya tayo. Pero mas maganda, masaya tayo kung kikita pa tayo, no? Para yung mga gustong bilhan na tulungan natin, matutulungan natin kasi meron tayong additional budget, you know, to give, no? Para sa mga nangangailangan. Minsan, hindi mo na kailangan bilhan ng coin yan. Bigay mo na lang yung talaga may sosobra sa'yo, no? Pero kung wala naman, di sa family mo na ulahin natin, no? O, tapos yun, kung wala pa tayong kinikita, eh, mag-isip tayo kung paano tayong kikita, no? Mas maganda yung ganun yan. Parehas na laban, ha? Kaya guys, huwag niyo akong kalimutan na panoorin ulit sa mga susunod kong video. Sasabihin natin totoo na wala tayong iinimbento na mga sinasabi natin. Kaya guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, comment, or share, guys. So, thank you.